Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng two-point o angular perspective drawing. Sa paggawa ng angular perspective drawing, ito ang mga kagamitan na kakailanganin. Una, drawing table. Pangalawa, ruler. Pangatlo, lapis, kung maaari ay may pambura. Pang-apat, long band paper. At panghuli, masking tape. Una, idikit ang long band paper sa drawing table gamit ang masking tape. Lagyan ng border at impormasyon ang long band paper. Kung nais niyong malaman kung paano gumawa ng borderline, mayroon akong ginawang video kung paano gumawa ng borderline. I-click niyo lang ang eye icon na lalabas sa taas ng inyong screen. Para sa horizon line, magsukat ng 2 cm sa magkabilang dulo. Pagdugtungin. Maglagay ng dalawang vanishing points sa magkabilang parte. Ito ang pictorial drawing na gagawa natin ng angular perspective. Unahin muna natin ang box na nasa ibabaw. Kunin natin ang height nito. Ito ay 4 cm. Gumawa ng vertical line sa baba ng horizon line na may 4 cm na sukat. Ipag-connect ang taas na bahagi nito sa pamamagitan ng paggawa ng diagonal line sa magkabila ang vanishing points. Ganun din sa babang parte ng vertical line. Magsukat ng 4 cm at gumuhit ng vertical line dito. Ipag-connect din ang taas na bahagi nito sa pamamagitan ng paggawa ng diagonal line sa magkabila ang vanishing points. Ang kaliwang vertical line ay sa kanang vanishing point at ang kanang vertical line ay sa kaliwang vanishing point. Ngayon, magsukat ng 2 cm para sa distansya ng box at sa base. Magsusukat ulit tayo ng 2 cm para sa height ng base. Gumuhit ng patayong linya. Ipag-connect ang taas sa bahagi nito sa pamamagitan ng paggawa ng diagonal line sa magkabila ang vanishing points.
ganun din sa babang parte ng vertical line. Kumuhit ang diagonal line mula sa magkabila ang vanishing point papunta sa base, kapantay ng babang kanto ng box. Ngayon, patayong linya para sa base. Kapalan na mga linya. Gawa na ang ating two-point perspective o angular perspective drawing. Kung meron pa kayong mga katanungan o nais sabihin, huwag mahiyang i-comment ito sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, please like this video at mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa mga susunod pa nating tutorial. Thank you and see you on my next video.